Even if you're living alone, although I'm not living alone, yung sense na may kasama, pero isa pag nawa-ansya ako na ako na mag-isa, laro lang kami. Totoo naman, ayun naman yung pinaka maganda rin is yung companionship. Kahit pet sila, ang laking binibigay na love at tawag dito, care nila sa atin. Kaya sobrang nakakatuwa sila. And ayun, ako din, kaya hindi ko masyado nilalaro si Blue. Pansin nyo, hindi ko siya yung kinatabay kasi nga sobrang allergic ako sa pusa. Like pagka nagpa-ano ko ngayon. Nagpilaw mo nga yun sa stream, nakilong-hilo na yung pusa mo. Oo, pero agad-agad kailangan ko na maghugas kasi pagka inano ko siya sa akin, namamantay. Ah, Carmela. Totoo. Mahilig ako talaga sa cat kasi napaka-independent nila. Hindi yung totoo alagain na parang aso na kailangan paliguan agad every day or damputin yung tae, ihi dito kung saan-saan. Although, mas caring talaga yung dogs. Mas, kung gusto ko sa cat, ano, tulala lang sila palagi. Yung tipong, tulala lang sila. Tapos, minsan pag kailangan mo sila, ano mo yun, nandyan naman sila for you. Tapos, kahit pag tulala ka, tapos mas tulala siya, bakit kaya tutulala? So, magugulo yung utak mo. So, mawawala ka sa pagkatulala. Kasi, bigyan mo na tayo. Isipin mo na dahilan ba sila tulala? Pampasurvive pag LDR. Tama. So, babe, sino ka LDR mo? Ba't may pusa ka para makasurvive ka? Wala na. Nag-uulang pa na. Wow! Nakatawin niyo ako post ko recently. Tapos, mag-cute kaya ng cats. Si Blue, ano, 3 years old. The reason why I got her, kasi, nung nawala... Mababae ba si Blue? Yes. Mababae ba yun? Oh my God, ngayon mo na nalaman, babes. Oo. Napaka mo. Ang tagal-tagal mo na nakikita yun. Tinatanong ko ba kung babae si Blue o hindi? Hindi naman. Sinasabi ko kaya yun sa mga, ano ko, her. Anyway, a week after my mom passed away, binili ko si Blue. Kasi para feeling ko ang lonely dahil kami na lang ni daddy sa bahay tapos wala pa akong kasama, wala naman akong kapatid. Kaya binili ko si Blue. Ayun, so ano na siya, 3 years old na siya kasi 3rd death anniversary na din ni mami nung August. Happy birthday. Ayun, ayun yung kwento. Bakit ko binili to? Wala lang, yung mga parang para feeling ko ako na mag-isa, lalo na pag late night. Kasi dito naman sa bahay, may mga tao naman, may mga bata na. Pero if you're alone ng gabi tapos gising ka pa madaling araw, ayun pa man din yung talaga yung utak mo talaga ayaw talaga tulog kita. Oo. Blah, blah, blah. Sabi ko, bili nga akong pusa kahit kuting talaga. Bili ko to. Totoo yun. Na para minsan kung kailan tahimik na, kung kailan tapos na yung gagawin mo, pagkahiga mo, dun man, dun na-atake yung mga thoughts, di ba? Sometimes it's disturbing, pero you just have to learn to deal with it. Iba kasi for example, tulad nito, ganitong oras. If we're not staying, wala, takot na lang tayo. Hindi mo yun? Totoo. Kung hindi ka din naman nanonood ng Netflix or what. Yung pusa ko mas maldita pa. Alam niyo, swerte ako sa cat ko. Hindi siya maldita at all. Yung tipong natataka ka nga iba, paano ko doon nagagawa na lagi lang siya nakabuhat na ganyan sa akin. Yung parang baby na nakahigang ganun. Parang ganun siya napalaki. Hindi pa siya maldita noon. Ay, yung pusa mo. Yung pusa ko sobrang mabait siya talaga. Minsan pagka-in-hit lang, makulit siya pagka-in-hit. Pero pag hindi naman, wala, napakabait. Hindi na. Hindi na ba ito? 5 months? Operahan yung 3 mo bukas? Bakit? Yes, kapahawak ng tiyan. Oo. Oh. Ah, okay. Para na mabawas-bawasan na ang ano. Oo nga, mabawas-bawasan na problema sa pag-anak-anak nila. Si Blue, lahat pwede mong gawin sa kanya, tapos yung mukha niya ganun lang. Kahit ganun-ganunin mo siya, ganun lang yung mukha niya. Oo nga, inaano mo nga yung pusa mo. Oo. Kahit awak-awakan mo siya sa channel, gustong-gusto nga niya, parang tao. Yung first tatli kasi na... Ah, okay. Nani, all nakahawakan yung chan. Pahawak ng chan, babes. Dadasalan natin. Ha? Ipipray over natin yung chan ni babes. Ano ito, masamang espiritu? Ang chan ni babes. Sana po ay magbunga.
ng anak nila ni... Ha? Ah? Wala, mawala na ng tatay. Mawala ng tatay! Na may nabuo, may wala. Nagsamang ano, cells. Wow! Guys, alam nyo, gumalaw naman tayo. Hay nako, ang hirap naman kabanding ng mga to. Hindi naman tayo gumagalaw. E 300 nyo naman. Sabi ano daw, Alfred, si Shoto, stay away from... Thank you. Ed Sheeran songs, di ba? From stay away ano, from... The common last name. The common last name! Pamintuan? Eh, yung sinasabi mo, di ba? Ang daldal talaga mo. Yung talaga, kaibigan ka na, pero minsan madaldal ka talaga. Excuse me, ikaw nagsasabi talaga noon na may common last name. Hindi ko nga alam yun eh. Diba? Hindi ko, sinabi mo ngayon. O, hindi naman nila alam kung sino yun. Si ano? Kasi iba naman yung screen name niya. Sabagay. Oo. Okay. Para sa sa'yo, Honey Love, Ed Sheeran, di ba? Ito yung cover ko niyan. Bata pa ako niyan. Bata pa. Live yan, live. Sobrang bata mga portrait pa yung pagkakuha ng camera. Oo nga eh. Ano ba yan? Si Kuya Kiko yung nag-upload niyan. Kuya Kik Salazar, ang composer ng Akin Ka Na Lang. At magandang dilag. Taba mo dyan. Ang payat ko ka mo. Sobrang payat ko niyan. Ngayon ka payat. Balik, babes. Ang taba ko ngayon. Ang payat-payat ko dyan. Pero sobrang ganda ng kanta mo ng Who Am I. Sobrang naiyak ako dyan. Ay, thank you. Thank you. Ano lang, sobrang short cover lang yun. Hello, Arlene. Guys, ano naman natin to? 300K naman natin. Maawa naman kayo sa akin. Maawa. Hindi na abot eh. Ano yung inaabot? Babes, okay lang po. Ay, Honey Love! Ang grupo ko naman ngayong gabi. Ako yung thank you, Honey Love. Babes, thank you. Bawi ako. Honey Love, thank you. Kiss me under the light of a thousand stars. Alam mo, ko hindi ako matatakot. Ano na na? Pag kinaldahan ako yan, matatakot ako. Bakit? Isipin mo yung kumakata sa'yo, ilan ang kamay niya? 11 arms. Ah! Maybe I'll be loving you. Bakit? Diba may lyrics dyan? Mamaya, take me into your 11 arms. Okay, natawa na ba kami? Okay, tawa. 1, 2, 3. Ha, 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 SJ. Gigil ako, ha. Diba, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ay, kasi iba na yung lyrics niyan, eh. Iba na yung lyrics niyan, eh. Never grow. Oh, it's... Oh, diba? SJ! Guys, napapapalakpak talaga ako kasi... Hindi tayo gumagalaw eh. Thank you, SJ! Thank you, Bricks. Thank you. Ah, kumalteto pa. Uy, parang yung natin ako sa first love song mo ulit after a while. Thank you so much! Anong story? Kahit yung story na, pwede ba ikwento? Ang alin? Yung story nung behind the new song. Behind the what? The new song. Ah, yeah. Sige, kwento ko after this. Thank you, Ida. Thank you so much. Guys, ayan, nag-250 tayo. Ang saya-saya naman. May pag-asa tayo bumalik sa 1. Okay lang ako. Thank you, guys. Shane, not Shane.
Parang happy-happy. La, 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 la. Miss you. SJ, ba't ngayon ka lang ulit tumalaw sa akin? Natatampo naman ako. Natatampo. Isa, Charmaine Pitts. Baby now. Yala. Take me to 11 arms. 11 arms. Ang daming kamay. Ida, thank you. Talaga ba? Yes. Maybe we found love. Ikaw ba? Sorry, kita. Tingin mo, kakayanin mo sumali or tumira sa isang reality like PBB, for example? Hindi. Yung ganon ka, tawag dito, na parang nakakulong, hindi mo kaya. Hindi. Wait, kikwento ko. SJ, thank you so much. I've never really, yung talagang audition sa PBB. Hindi talaga. Kahit few years, tinanong din ako dati for PBB. Hindi ko talaga feel. May kanya-kanya na kasi tayo, di ba, na ano? Yes, totoo naman. Na mga na preference. Hindi ko kasi type yung may para may camera sa akin lagi, the 24/7. Hindi ko type. Ayun yung hindi ko type doon kasi nga, I don't know, I want my private life. And then, tsaka, alam mo yun, ako ha, for me ha, I mean, being a celebrity or being an artista, you're giving them a part of your life and you need to keep a certain portion to yourself. You cannot give them everything. Diba? You cannot give them the 24 hours of your day. You should save up for yourself then. Pero ano, madami din kasi talagang may gusto mag-PBB. And yeah, it's a fun experience for sure. Mami Main, yun lang, hindi pang lahatan. Hindi din ako mahilig manood ng PBB. Pinapansin nyo, hindi ako Mami Main, kumain ka na. Hindi ako nagkikwento ng ano. Mama Main, nakikibalita lang ako kung ano yung mga kaganapan pagka may PBB. Pero never ako yung talagang tumutok at nanood at bumoto. Pero yeah. Tanong ko lang naman, kasi PBB is now in here in Kumu. Oo. I'm happy for everybody who's in PBB and joining. Madami talaga ang matutulungan niya show niyan. And madami mga product ng PBB na sobrang sikat niya. It's a proven stepping stone to fame, pero if you're not for that, yes, privacy ako talaga. Kung pansin yung talaga, di ba nga, yung tawa dito, yung kahit nasa showbiz ako noon, wala akong mga friends masyado na nasa showbiz talaga. Mga kaibigan ko talaga yung mga... Grabe yung noon, no? Parang kailan lang naman. Kung nakasubis ako noon, hindi naman. Kasi natataka sila sino ba yung mga group of friends ko. Pansin nyo, wala akong masyado yung mga pinapost na group of friends. Ayoko yung mga parang pa-artista. Although feeling ko baka kailangan ko siya. Pero ayoko talaga. Ayoko lokohin yung sarili ko kung sino yung mga pinagkakatiwalaan ko. Pero madami din talaga mga mababait na artista. Dami ako mga nakilala na sobrang mabuti din. Pero ako, doon ako sa mga tao na nakilala ko with or without fame na minahal ka nila. Tsaka yung mga naging friends kasi ni Marlo, naubos kasi sila doon sa Haunted House, sa... Haunted Mansion? Haunted Mansion. Naubos kasi sila doon. So, naubos mo yun. Oo, ako yung huling namatay doon sa Haunted Mansion na yun eh. Alam niyo ba, hinila ako ng multo doon sa pailalim doon sa ano, lupa. Sa lupa. Kinain ako ng lupa, guys. Ano ba yun? Kinain ng lupa. JV! Swerte naman ng lupa na yun. Kinain, kinain yung buong katawan ko ng lupa. Oo. Okay, alam ko na. Malapit na tayo mag 300. Kakanta ko ng Ed Sheeran pagka nag 300 tayo. JV, Edward, Gemma, guys, ano na? Mami Main, good luck po and thank you po. Ayan, pasok po tayo sa grand final. Wait, akit to si JV. Hi, JV. Hi! Ayan, kumusta ngayon? Ulit ako nakadalaw dito. Masyado na busy sa live. Kumusta naman? Okay naman kami. Okay naman kami. Ikaw, with your, ano tawag sa ganyan? With my tour band. Tour band. Ito na yung usual na nating look sa pag nagsistream ako. with your
with your rose turban. Oh. Yan. Di ba mukhang baget? Pwede naman. Pero mukhang sanggol. Mukhang sanggol. Yung mga pa... mukhang bibi niya gan. Oo, yung... Hindi. Pero that's your fashion sense, eh, di ba? Oh. Yeah, maiba naman. Kasi parang nawala for the longest time. So dapat pagbalik, may kakaiba. And ang kakaiba is yung head, ano? Head, yeah. Ano yun sa ganun? Head accessory. Accessory in so many colors, in red, blue, gold, and ano pa yung isa kong kulay. Basta, marami silang kulay. O, patiin mo sila lahat. Naka-campaign ako, JV. Ipa-300 naman natin to. Oh, oy, hello sa 69 million viewers ni Marlo. So, guys, alam nyo na yan, no? Marlo is campaigning for wagas talaga. So, sige, ganito na lang gawin natin. Tignan natin kung deserve talaga ni Marlo na ano, i-consider na wagas. Tanungin natin ng questions, Beth. So, tapos naman na yung mga pageant. G. Nakikita ko yung mga post mo sa mga pageant na yan. Yes. So, pag wagas ang sagot ni Marlo, guys, magbagsak kayo, ha? Gusto nyo ba yon? Bet nyo ba? Guys, please naman po. Sana mag 300 naman. Kamuti daw na 300 lang, kumanta na siya. Diba? Oh, sige, tanungin mo muna ako, JB. I like questions, eh. Tanungin natin si Marlo. So, ang unang tanong, 68 million viewers, no? So, ang tanong ko kay Marlo ay, ayan, hi, Miss Michiko. Ayan, honey love! I love it! Honey love, magstay ka. Ano kami, question and answer dito. O, game. So, dahil half tank ang binagsak ni Miss Carmela, the question is, if you feel that your tank is only half full, how do you move on for the rest of the day? Okay. Like just half full, how do you move on for the rest of the day? Okay, I could relate this to the half full or half empty glass that is always asked to the people, because sometimes we tend to, or most of the time, we tend to cling onto the negative side of things and life. Instead of seeing the glass half full, we see it as half empty. So what I'm gonna do with a tank that is half full or half empty is I am gonna fill it up, because the only way for me to keep on moving is to have a full tank. Thank you. And that will not only take me to my destination, but take me to different places that will also fuel me. Oh, na-relate ko na yung fuel. Oh, thank you, guys. Thank love you so it. Much. Give nice, mommy. Thank you. Hindi ba nagustuhan nyo? If you feel that's a wagas answer. Hindi ba na, ano yung pagpasok ko ng mga iba't ibang mga ano dun, oh, few cookies. Diba, pinasok na yon lahat yon. Diba? O, lahat. O, sige, isa pang question, okay. JV. Okay, next question. So, my next question is, as an influencer, as an artist, how can you fill the empty tanks of the people who are watching and listening to you? Well, I will serve as their fuel, because for me in this world, what we could always offer is knowledge and wisdom, and you don't gain that just by just from your own experiences, but from other people's experiences as well. So if I have something to share to the people, then it will fuel them up. So that's what I'm doing with my songs, my music, my advocacy, my my platforms, is I also share what I learn so that we can all help each other. Yes! Oh, yes! Surging! Hear this. Surging! Boss Jing. Nawala si Adrian. Adrian, anong nangyari? Oo. Guys, come on, mag-300K na tayo. So people might need to hear this. Totoo naman. Konti na lang, guys. Na tayo, guys. Konting-konti na lang. Konti na lang, oh. Ano, ako naman magtatanong sa'yo. O game. Okay. So, what empties your gas tank? Actually, there's a lot of things that empties my gas, because as a human being, you know, we go through different experiences, different emotions, and I believe that that is just normal.
it is valid. We don't always have to be 100% because that can also exhaust your entire being. So it's all about recognizing that sometimes you're not 100%, sometimes you're 50%, sometimes you're zero. But what matters more is, what are you going to do about it? It's all about understanding yourself and finding ways so that you can refuel yourself so that you can move forward and be the best version of yourself. Yes. Boss Jing, yes, kasi nagtitrain din si JV ng mga beauty queens sa mga Q&A. So pagka nandito, gustong-gusto ko yung mga natututunan ko din based sa mga insights niya and questions niya. O, di ba? Man. So guys, come on, guys, drop naman kayo ng gifts. Wala bang full tank dyan, half tank? Wala bang natuwa doon? Coffee Prince. Wala bang na-enlighten doon sa mga sagot na yon? Drew! Oo, oh, ba? Antok na ako. Joms! Bababa ka na, babes? Yes, 12:46 na pala. Maistri pa ako. Tatanungin muna kita bago ka bababa. Ikaw naman sa sana. Ano ba? Kaya nga diyan ko, hindi ako nakapag-review. Wah! Babes! Babes, dali. Oh, tatanungin kita bago ka bababa. Oh, paano ko mapafuel yung fire mo? Just, alam mo, wow. Ano ba yan? Hindi, I'm the type of person who really appreciates authenticity. If you're just gonna be true to me, I mean, I'm inspired by people who are being true to themselves. Because sometimes in this world, lalo na sa ginagawa natin, we're live streaming, aminin natin o hindi, sometimes we're becoming not very honest with ourselves because we think that we need to please people to support us, to give us gifts, to satisfy them. And sometimes being dishonest to yourself, you need someone who are authentic so that you can be inspired by that people. And you, I mean, ever since I've met you, you've been so authentic and thank you for that. Yun lang naman yun. So just be yourself and don't treat other people as, alam mo yun, na iba. Kasi you ka very genuine ka naman eh. And that's all. Thank you. In short, be you. Just be you. Yes. I love it. Ganda ng sagot ni Alfred. Totoo naman talaga yun. Oy, na-appreciate ko, babes, yung sagot mo. Thank you talaga. And ganun din naman yun. Thank you also for sharing. Dahil nagsagot ako, hindi na ako magbabagsak. So, finale na. Joke! Drew, thank you. Magbabagsak. Tinanong ako, hindi na ako magbabagsak. Joke lang. Drew, thank you. Ayan na, 300 nyo naman na to. Parangawa nyo na. Ilang sagot pa ba? Drew, thank you. Love it. Ilang sagot pa ba? Ayan na. Yay! Dali, thank ayan you, na. Drew. Boss JD, malapit na 11K hey, na lang. Bago, hi, Sir bago JD. Ko mag, ano, bago hey, magbalik sa kanta. Thank you, Drew. One thank more bangkak and we're thank 300. You. Ayan, pag nag 300 balik kantahan na ulit tayo. Ayan, o JV, baka may pahabol ka pa sa akin na tanong. Okay, so bago kumanta si Marlo Mortel, no? So, Marlo, at this point in time, because you know, in the middle of the of the campaign, and of course, there's so many things happening right now, what is a message that you would like to say to all of your 74 million viewers right now before you perform your next song? Message lang to them. A message that can uplift people. Kasi of course, no, pandemic okay. Pa rin naman. Gusto ko sa number two. Gusto ko din sumagot. Okay, sige. Na-enjoy niya. Honey love. Okay, so this is actually a very complex question. For me, the message I want to say to everybody who's watching is thank you for sharing your love. I know it sounds redundant, but like what I said earlier, this streaming app, it's not just a one-way thing. It's a two-way thing. We get to share talents. We get to share gifts. We get to share in all forms of love and friendship. And I hope that you will keep on finding, thank you, Honey Love, reasons for us to keep on pushing forward together. And sana hindi kayo magsawa dahil ako, I'm also here being motivated and inspired because of you guys. Thank you for pushing me. So, maraming salamat po. Yun lang. Yes! Oh, you see, contestant number two din daw. Candidate number two! Okay, love, thank you. A message
69,000 viewers. Wow. Guys, is always find that little inspiration to help other people. A lot of people right now, we're all in the pandemic and we're all surviving. But and we all know that we ang priority natin yung families natin, yung circle of friends natin. But if we can just spare an ounce of kindness and willing to help to other people, you will never know how powerful that is. Someone asked me ano ba yung tawag dito? How can I make a change? Ako, naniwala kasi ako na opportunity to help other people is always there. You just need to choose it. You just need to choose that, okay, I want to help. So yun po. I know it's hard to give help right now because we're all needing, di ba? But if we just can consider even an ounce of willingness to help other people, that will make a big difference. Wag na an ounce. A full tank na lang. A full tank a full of tank, kindness. Full tank, di ba? If we can. Diba? Oo. So, ayun naman yung pinaka-importante dito. Hindi lang yung mga gifters, hindi lang yung mga nagbabanner, di ba? Pati yung mga nanonood, just by tapping the hearts, you're spreading kindness and you're sharing your love, di ba? Kasi hindi naman nabubuo yung stream lang sa gifts, pero lahat kayo, you play different kinds of role, but very important. Ayun. Ikaw naman, JV, your message! Okay, my message for everyone is, if you are feeling sad, lonely, angry, any types of emotion, remember that your emotions are valid. Okay? Wala pong masamang emosyon. Yun ang gusto kong i-clarify. As an EQ practitioner, ang emotions natin, they are basically reactions in our body that happens when we have triggers. So always remember, they are neutral. What makes them positive or negative is how we handle them. So, ang message ko for everyone, if you're going through something, recognize it because it's valid. And then after that, try to think, what can you do to manage or navigate through that emotion? Kasi at the end of the day, of course, we can get help from other people, but we should also start from ourselves first. So, yun ang message ko para sa inyong lahat. I like that. I like that. Oh, yeah. Totoo naman yun. And pahabol ko na lang, ano, of course, all emotions are valid. Pero what is really important is having awareness, di ba? Kahit pa you feel like you are yourself or you are the better version of yourself, you can't be the best version of yourself if you are not aware that you're actually doing something that is not good towards other people. Kasi di ba, kasi for example, ang dami mga mayayabang or mga masasama ugali, hindi sila aware eh, na ganun yung ugali nila. Kaya anong nangyayari? Nag-backlash. Diba, sa mga tao na mga hindi aware. So if you really want to be the best, alam ko confidence is key, pero pagka confident ka masyado, you're not open to learn and you're not helping yourself be more aware of